So, heto na nga po mga Kawan Stories, as we all know, matagal na nga po ang usap-usapan ngayong off-season ng paglipat ni Brandon Ingram ng ibang koponan. Mas pinainit pa nga ang diskusyong ito matapos mapabalitang ayaw nga pong mag-practice ni Brandon Ingram sa kanilang training camp. At mukhang kahit si Jimmy Butler, inuumpisahan ng gumalaw para rekrutin si Ingram. Tara-talakayin natin yan at pag-usapan ng balitang binago nga po ng Golden State Warriors ang kanilang gagamiting starting lineup. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ilang linggo mga Kawan Stories bago magsimula ang preseason, sari-saring training camp na nga po ang isinasagawa ngayon kagaya ng New Orleans Pelicans na gumawa ng week-long mini camp sa California. Ang kaso, dito nga po nagpakita ang kanilang unang problema para sa bagong season. At yan ang hindi pagpa-participate ni Brandon Ingram na bagamat nagsabing sasali siya at pupunta, hindi nga ito nangyari. Sa madaling salita, iniwan nga niya sa ere ang kanyang mga kakampi. At isa sa mga itinuturong dahilan bakit niya yun nagawa, dahil hindi pa rin siya binibigyan ng bagong extension. Kaya inaasahan magre-request nga ito ng trade bago pa magsimula ang regular season. Inaalagaan nga nito ang kanyang katawan ngayon upang maiwasan ang injury. At kung sakaling ma-trade ito, isa ang Miami Heat sa nangangailangan ng isang superstar na tutulong kina Jimmy Butler at Bam Adebayo. May lumabas pa nga ang balita na kasalukuyan na nga pong kinakausap ni Butler si Ingram patungkol sa posibilidad na pagsasama nilang dalawa. Pero bagamat napakagandang plano nito para sa Miami since makakabuo sila ng Big 3 na siyang magpapalakas sa opensa, mahihirapan rin naman silang matapatan ang kontrata nito at makabuo ng isang package na ipang-aalok sa New Orleans Pelicans. Sa katunayan, kung pipilitin nga nila itong gawin, kailangan nga nilang isakripisyo si Tyler Hero. Samantala, maliban sa Pelicans, maging ang Golden State, nagsasagawa na rin naman ngayon ng mini training camp sa kanilang pasilidad. Siyempre, pinangungunahan ito ni Coach Steve Kerr. Dito nga po pinakita niya ang kanilang bagong manlalaro kung paano sila makapag-adapt ng playing style. Gumawa na rin naman nga ito ng bagong game plan na maaaring magamit nila. At higit sa lahat, inintroduce na rin naman ito ang kanilang bagong klaseng starting lineup na posibleng gamitin next season. Since malaki ang nabago sa kanilang lineup, mag-e-experiment nga ito ng ilang mga kombinasyon hanggang sa makuha nila ang tamang best 5. As of now, isa sa mga pinakamagandang gamitin dito ay binubuo ni na Stephen Curry, Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, Draymond Green at si Trayce Jackson-Davis na isang big lineup since kailangan nga nilang makasabay sa ibang makupunan. Sa ganyang paraan, hindi sila madedehado sa ilalim plus lahat nga ay merong opensa kaya malaki ang posibilidad na mas maging competitive sila sa ganitong klaseng lineup.